Ayun. So, merong request dyan ng mga commentator natin dyan. Ng viewers natin. Ano daw ba yung gamit kong OS? So, yung gamit kong OS is Windows 10 Pro. Ang kaiban lang, itong OS na to, or yung ISO na to, is naka-optimize na. So, check natin siya. Okay. So, version 2020 siya. Then, ano nga ba yung meron dito sa OS na gamit ko? Unang-una, magaan siya. Magaan siya sa mga application. Then, yung CPU usage niya, tsaka RAM usage niya is napakagaan lang. Then, sa services niya, ayan, sa services niya, halos yung mga hindi na kailangan, tanggal na dito. At ang maganda pa dito, syempre, lalo na kapag Windows 10, yung Windows Defender na pop-up ng pop-up, wala na yun. Then, wala na rin siyang Cortana, wala na rin siyang Microsoft Edge, kaya napakagaan niya. Okay. So, sa multitasking, kaya ito yung lagi kong ginagamit. Napakasulit niya. Ayun. Magaan lang siyang gamitin. At the same time, gumagana yung printer sharing. Ayan. Yung folder sharing. Syempre, importante, lalo na sa games, yung mic, headset, tsaka yung wifi built-in niya. So, ang ganda niyang gamitin. Napakagaan lang ng OS na to. So, pinabigyan ko lang yung mga nagko-comment dyan kung ano daw yung gamit kong OS. Ayan. So, kita niya naman, kahit multitasking to, pero lang tong Valorant, ha? Wala tong Valorant dito. Speaking of Valorant, abangan yung tutorial ko kung paano pagganahin yung games na Valorant sa this list. So, balik muna tayo sa topic. Maganda tong OS na to kasi pwede siya sa low specs, pwede rin sa tawag dun, traditional. Okay? So, in short, kapag ito yung gamit nyo, graphics driver na lang yung kailangan nyo i-install. Kasi sa control panel niya, halos yun, lahat ng application na kailangan OS, meron na. Ayan, kompleto na siya. Tapos, ang smooth niya sa games, lalo na pagdating sa mga heavy duty na games, like Dota 2, ROS, Crossfire, GTA, tested ko na to. Smooth siya. Talagang napahagaan niya. So, fully optimized na talaga siya. So, yun lang. Check natin yung window version niya. Ayan. Ito yung gamit ko. Ang maganda pa rito, isa pang maganda rito is kapag bootable siya, di ba halos karamihan ng OS, lalo na pang mga AMD Ryzen, ganyan, mga DDR4. Kailangan pang DDR4 yung OS mo. Di ba? Maganda rito, pwede siya isalpa kagad yung bootable mo sa USB 2.0, makakapag-format ka kagad ng walang error. Kagandahan nun, etong OS na to, kapag ginamit mo siya, wala yung mga reserve. Diba? Kapag nagpo-format tayo, yun yung karamihang problema ng mga nagpo-format. Hindi nila matanggal yung reserve na nakalagay dito sa system disk natin kapag nagpo-bootable tayo. So, ito yung recommended ko na pwede nyo gamitin. At the same time, walang error sa mga games. Kaya madalas, ito yung ginagamit ko. Tsaka, lalo na sa diskless. Kasi kapag ang diskless mo, mabigat yung OS na gamit mo pagdating sa server. Yun nga. Medyo nag-spike, ganyan. Lagi, ganyan. Pero sa kanya, maganda yung OS na to. Kaya, check nyo na lang yung download link nasa description. So, again, salamat sa panonood. Kinawan ko lang ng video yung
OS na gamit ko. Kasi marami nagko-comment dyan, boss, ano daw yung ano, gamit kong OS, ano daw yung pang disless. So, take note, sagutin ko na rin yung mga nagtanong dyan. Yung pinost ko kapon or yung tawag dun, in-upload ko video kapon, image yun. Hindi yun OS. So, ito yung OS. Again, salamat sa panonood.